Hello guys, I'm Shen Maxine Pomposa. As your service provider, I will teach you how to book your personal booking appointment in the FE. Pero pag wala po kayong time, you can contact me through my Facebook account, Shen Maxine Pomposa, or in this page. And you can also follow and like for more services po. Ito po yung steps na ating gagawin para makabook kayo. Pag may time po kayo, you can book by yourself. Ito po yung step natin. Punta lang po tayo kay Chrome. Chrome po kasi yung ginagamit ko sa pag-book ng appointment. So, this is my another Facebook account, Shen Maxine Pomposa. You can contact me here. This one, www.password.gov.ph. Yan po yung site ng DFE. Wait lang po natin kasi biniverify. Tapos pag okay na, yan po yung lumalabas. Tapos, i-click mo po yung okay and schedule an appointment. I-click natin siya. Tapos po, scroll down tayo. Tapos, i-click natin yung box. Meron po tayong pagpipilian dito. Start individual appointment. It means, mag-isa lang. Pag group appointment naman siya, dalawa, tatlo, apat yung book. Pero pag mag-isa ka lang, i-click this start individual appointment. Pag sa Pinas ka, you don't need to change the country. Pag sa ibang bansa ka, you go in a region, Pacific. This one, Europe, North America, South America, or Middle East and Africa. You can select there, between there, or which country you are now. If sa Pinas ka lang naman, ito po yung lalabas. Click mo siya, Philippines. Sa Philippines siya, ayan. Tapos, please select the site. Kung saan ka po pinakamalapit na site. For example, nasa Metro Manila ka. So, mag-click tayo sa Asiana. Marami po kasing site, Asiana, DFE Asiana, Central. Ito po yung sa Central, Active, OFW lang po yan. Pag ito, meron po kasi siyang site dito na for renewal and simple, this one. Temporary offsite, it means pwede po siya dito si renewal tapos si new application. Pero pag may makikita ka kagaya nito, simple renewal only, it means for renewal lang siya. Bawal po dito yung mga lost passport, renewal lang po ito. Tapos, pero pag sa provinces ka na walang renewal or temporary site, magsiselect ka dito. Example ko po sa Iloilo. Yan. Tapos, box, check box. Tapos, next mo siya. So, ito yung lumalabas pag wala siyang slots. November, wala siyang slots until December. So, punta tayo sa example na merong slot. Pagbalik tayo kay Asiana. Ayan, pag naka-green, it means available siya. Pag naka-red, hindi po siya available. So, click tayo ng earliest slot, 22 November 22. Ito po siya, dapat po i-select natin yung naka-green. Kasi pag fully book siya, wala, naka-red siya. Yan, tapos, ito, I'm not a robot. You check the box, tapos may hinihingi dito. Select all images with bicycle. Hanapin po natin si bicycle. Ayan. Ayan, si bicycles. Tapos, i-verify natin. Pag okay na siya, i-next mo siya. Ito po yung lalabas. Dapat po dito, bawal po magka-error sa personal details ni clients. Kasi possible po siya na i-reschedule for another day or next month. Depende po sa kaharap niyong staff ni DFA. Kaya po dapat maingat na maingat po tayo sa pag-i-encode ng tamang informasyon ni clients. Ito. Enter your phone number, active phone number. Example ko lang siya. Dapat po, active po to. Kasi minsan pag nade-delete yung passport nyo, dito po kayo kinakontakt ni DFE. Pero pag clients kita, ito po yung ginagamit ko 000. Pero pwede nyo po siyang ipa-edit sa loob ni DFE during your verification process. Ayan yung email. Enter your email. Dapat po active po si email address nyo. Kasi dito sinisend ni DFE yung reference number na babayaran nyo. Online po kasi yung reference number, yung passport fee sa merchants, any merchants, like 7-Eleven, BDO, GCash, Buy Center. Yan po yung, at marami pang merchants na tie-up si DFE. You can select. But pero meron siyang 50 pesos convenience fee. Tapos dito tayo sa last name. Dapat po tama yung spelling ha, kasi pag mali talaga may reschedule po. Given name, middle name, motherboard, date of birth. Pag minor po siya, need nyo po ng companion, travel companion details. So, si mother or si father ang kasama. Pero pag guardian po, need yung special power of attorney po. Mula sa embassy, pag sa ibang bansa po yung parents ng bata, dapat po may special power of attorney po siya na provided po ng mga magulang at ibibigay under for the guardian's name. Kasi po, wala pong SPA, wala pong process. Ito po tayo sa gender. Select male or female, tapos status, dito tayo, single. Tapos sa birth legitimacy, ito po tayo. Legitimate or illegitimate. Pag legitimate child ka po, kasal po yung magulang. Pag illegitimate child po, bali siya, hindi po sila kasal ng magulang mo. Pag pinanganak ka sa ibang bansa, you can change the country of birth. You can select here, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Fuji, or Fuji. O kahit saan bansa ka pinanganak, i-click mo na lang po dyan, hanapin nyo na lang po. Pero pag sa Pilipinas ka, you can enter the province name, example natin, Aklan. Ito po yung sinasabi ko sa minor. Kasi minor yung kinilik natin, kailangan natin ng tawag doon ng guardian or parents information sa companion niya pagpunta sa DFE. Ito po tayo, select tayo sa city municipality. Kung sa ano po nakalagay sa birth certificate mo, dapat po ganun po. Example po, Bangga. Kasi yan, ayan, Bangga, Aklan, Bangga. Meron po kasing mga dating, for example, Pasi City. Naging city na sila, pero yung sa birth certificate nila, Pasi lang nakalagay. Dapat po, sundin po talaga kung ano yung nasa birth certificate na city of birth. Kasi po, meron po kasi dati na municipality lang sila, tapos naging city na siya ngayon. Kung ano po nakalagay yun na po yung susundin nyo po sa birth certificate nyo. Dahil travel companion po yun, ito po yung travel companion, ito yung sasama sa minor. Pero pag hindi naman siya minor, hindi ito lumalabas. Pag si adult yung nag-book, walang lumalabas sa travel companion's name. Kasi minor po yung naklik natin. So, example lang po yan. Tapos ito po yung adult. Ayan po yung lumalabas kay adult. Pag okay na siya, i-next natin siya. O, pag mali po yung email address na na-enter natin, ito yung lalabas, i-re-enter po natin siya, i-check all natin yung box, kasi mali po yung ating na-enter na, hindi sila nag-match, email address. Paki-double check na maigi yung ina-enter yung email address, kasi minsan mismatch, nagba-back to, hindi tayo ma-proceed. I-next natin pag okay na siya, abat ayaw pa din, mismatch pa din siya,
Just wait, i-enter na lang natin muli siya kasi mismatch. Kasi pag pag mali-mali, hindi tayo makaka-proceed. Click next. Oh, wow. Mali pa din po siya. Hindi ko lang alam kung mayroong problema si TFE site ngayon kasi tama naman po yung ine-enter natin. Please use another email. Ah, please use another email address yung nakalagay. So, papalitan natin. Kasi pag papuno na po yung, kasi napuno na siya ng booking ng clients ko. So, magpapalit tayo ng email address para makapasok. Ayan na po siya. Proceed tayo sa father's information. Pero pag wala na po yung parents mo, you can put here. Kasi ako, pag sinabi ng clients ko na wala na yung parents, nila dash line lang po yung nilalagay ko dito. Pero pag, okay, pag andyan pa naman yung parents nyo, pakilagay na lang po ng, dito, last name, given name ng father mo, middle name niya. Tapos, ito, maiden last name, yung, it means nito, yung apelyado ng mama mo nung dalaga siya, nung hindi pa siya kasal. Tapos, given name niya, tapos yung middle name niya nung dalaga siya. Tapos, next mo, ito po, application type. Pwede tayo pumili dito ng renewal, lost passport. Pag new ka, yan lang yung lumalabas. Ito lang yung lumalabas. Pero pag renewal, hanapan ka po ng passport number, tapos date of issue authority. Pag dito, pag kung saan ka nag-apply dati ng passport mo, saan ka na-process, ilalagay mo dito sa issuing authority. Tapos basic citizenship. Pag Pilipino ka lang naman, you need to, what is it, select a birth or election. Kung paano ka naging Pilipino. Kasi meron kasi, dahil sa asawa nila, naging Pilipino sila, some other law. Pwede po. Pwede po sa status ninyo. Kasi pag since birth, Pilipino ka na, ilalagay mo yung birth. Tapos dito kasi for example lang ito renewal kasi yung nakliko. Pero pag lost passport same field lang naman yung pipilapan mo dito. Pero pag new passport ito po, yan na po yung lalabas, wala na pong passport number, no need na kasi yung application ka pa lang. Tapos ilalagay mo dito sa in case of emergency, contact person mo po siya, whether your husband, mother or friends or brother or family whatever, lagay natin lang siya. Tapos yung contact number niya, yan lang po. Yan lang kasi usually pag tinatamad ako mag-type, yan lang po yung nilalagay ko 639900 kasi po hindi naman po kasi yan importante sa application mo kasi supporting bali ano lang siya, backup supporting your details na pero that not much important. So next natin. Ito yung current address mo. Kailangan po, pag nilagay mo itong current address mo, yun yung, kung example, inasa ni DFE doon, kung ano yung address mo, for delivery, dapat po, ipalitan mo to. Minsan kasi nagkakamali-mali din ako dito kasi minsan kinatabad ako mag-type ng bold address. Pero hindi naman siya kasi pinaka-importante ito. Yung pinaka-importante kasi doon sa pinaka-main details ng clients, yun doon ko iniiwasan magkamali. Kasi po, bawal po yun ang error doon. Pero pag sa mga minor errors lang na gagaya nito, pwede po ma-edit sa verification step during your appearance. Maglalagay tayo ng address. Ayan po yung nilagay ko. Pero example lang po yan ha. Tapos dito city, province, kung saan probinsya ka. Tapos occupation mo, pag student, ilagay mo student. Pero pag wala ka naman trabaho nan. Pag ito, pag may trabaho ka, you can put here your office number. Pero hindi naman yan necessary. Kailangan, inaano ko lang siya. Binablank ko na lang talaga siya. Kahit ilagay na example teacher yung clients ko. Hindi ko na nilagay office number o address nila. Office address nila. Ininext ko na yan kasi hindi naman siya importante. Tapos inext ko lang. Ito po, meron siyang details dito. Merong edit buto. Ito, i-edit mo siya pag may mali. Pero pag wala naman, you can click the proceed here. Pero pag may mali ka, i-click mo siya edit button. Tapos, ito, edit button example. Pag okay na yung check, pag check mo dito, pag wala namang error sa details, i-save mo ulit. Yan. Tapos, proceed tayo sa, I'm not a robot. I-click mo siya. Tapos, sundin mo din all images here. Heels, mountain heels. Ito siya, click mo siya. Tapos, i-verify mo siya, ito. Pag nag-check na siya, okay na yan. Tapos, i-check mo yung box. Tapos, i-confirm mo siya. Dito po may pagpipilian po tayo. Regular processing, it costs 950 pesos. 12 working days po yung process nito. Pag special processing po siya, ito po, I want to. Expedite po yung process nito. Tapos, pag over the counter, ito regular. Pag over the counter, kinilip natin dito sa options, dito tayo magbabayad sa 7-Eleven, GCash, BDO, buy centers. Pero pag credit card naman, diretso na po yun. Sa credit card yung magdededuct na po yun. Tapos, ilalagay yung carrier. Ayan. Ayan yung lalabas. I-fill up po kayo dito yung correct name mo na receiver, number. Ayan yan. Tapos, province. Kailangan po dito yung zip code and landmark. Kasi pag naligaw si carrier, he need to return your passport in main branch ng DFA. So, magpa-follow up ka pa ulit. Baka abutin ka pa ng ilang buwan. So, much better, I prefer pick up yun na lang po. Kasi minsan po, nade-delate po yung deliveries option ni DFE. Kailangan mo pa mag-follow up kung kailan darating yung passport. Minsan, hindi pa sumasagot ang carrier branch. Tapos ito, select natin yung over-the-counter dito. Nagbabayad kasi over-the-counter ng 950 kasi regular process. Pero pag special processing siya, panto siya. Take note po, may 50 pesos po na binabayaran sa merchants. Yun po yung tinatawag na convenience fee nila. Doon sila kumikita. Mismo pumupunta yun sa merchants ni DFE. Yun yung pinabayad sa pagbayad mo kay DFE. Tapos pay now. Yan po yung lumalabas. Tapos I agree. Click mo yung I agree. Tapos proceed to the payment. Pag nag-proceed to the payment ka, magda-direct po siya sa successful. Pero ito, nagda-down yung system ni DFE. Pero okay na po yun. Yan lang po yung pipindutin mo pag magbuka. I-proceed mo lang siya. Agree.
Pag okay na yan, dadirect na po yan sa successful. Tapos, aantayin mo na yung booking mo sa email address na kung ano yung niregister mo na address doon kanina. Doon mo makikita. Kaso ngayon, nagda-down yung system ni DFA. Pero po, yan po yung steps po paano mag-book ng inyong passport. Tapos, in next tutorial natin, i-guide ko kayo kung paano mag-open. Mag-open ng email ni DFA na may reference number pagkatapos ng booking. Kasi ngayon, nagda-down yung system. Kanina pa ako nag-try, pero nagda-down yung system ni DFA. So, yan lang po yung maitutulong ko ngayon. Tsaka maraming salamat po. Pag wala po kayong time, you can contact me in my Facebook account. This is my Facebook account. This is my name. This one. You can also follow me kasi may restriction ako kasi nagko-comment ako minsan ayaw ni Facebook ng nagko-comment ako ng words na hindi favor kay Facebook. Minsan nagre-restriction yung account ko. Pero ito po yung yung name, another page ko po. You can contact me here pag gusto niyo magka-book or sa page ko po. Ito yung page ko. Or you can contact me here. Ayan po yung page ko. You can follow or like here. Dito po ipo-post mamaya yung tutorial. So please follow or like my page. Ayan po yung mga na-book natin. Minsan napopost ako dito. Pero minsan hindi din kasi natamad ako. Ito po yung mga proof of booking schedules na nakapag-process ng passport. Already claimed na po sila. So pag gusto niyo po ng assistant, you can contact me here or in my FB page. You can also follow. Thank you po. Pag may katanungan po kayo, you can directly inbox me po. Salamat po!